good morning. Second day pa lang namin dito sa Candelaria. So kanina galing na kami ni Papa. Bumili kami ng pang breakfast. Tsaka pang lunch na din. Ayan. Kangkong. Tsaka pechay. Dito, bawal yung plastic. Naka paper bag o. Kahit basa yung gulay. Pero kapag mga isda, yun, pina-plastic. Ito nga, nagulat ako, tinapay naka-plastic. Pwede rin itong paper bag eh. So, ayan. Parang pandesal din daw yan. Ito, kalihim. Akala ko panderegla, kalihim pa na. Tsaka pudding. Tapos yun, torta dapat yan, tortang talong. Pero kulang sa itlog, kaya ganyan tsura. May kain na kami. Ako lang muna ang kakain kasi sila Paul tsaka si Kuya Bebe bumili ng materyales kasi may mga pinapagawa kami dito, bahay ni Bailey. Tapos parang harang doon sa lupa na park kasi medyo mga putik doon pag umuulan. Yung mga babies pagbalik dito puro putik na yun. Paa, balak sana namin palagyan ng buhangin. Diyos ko, ang mahal ng buhangin. Nag-canvas kami kahapon, 5-5. So, ano na lang, parang maliit na fence na hindi lang sila makapunta doon kapag maulan. Pero kung kunyari, tuyo naman yung lupa, pwede sila mag-walking doon. Tawag dito. So, medyo mahal din, maraming tinagawa. Kaya, mga 1 year naman kami dito eh, so, masusulit naman yung pinagpagawa. May ginagawa rin bahay doon sa malapit doon kaya hindi ko alam kung naririnig yung nag-grind. May busy kami. Si Mahal pinagsasabay pa yung work. Ako hindi nga ako masyadong nakakapag-work pero namin ang gabi baka mag-work din. Breakfast tayo. Medyo natulog yung aking torta. Pampak. So, yan yung mga biniling materialis para kay Bailey. Doon gagawin yung kanyang mini kulungan. Bailey, narinig mo yung pangalan mo? Paul. Tamang bakal din. Tsaka tubo. Ito yung parang magiging bakod nung dito. Ayan. Nai-stretch daw yan eh. So yan yung before. Makikita natin yung after. Kain muna kayo, Paul. Tingnan nyo si Bailey. Free lang siya dito. Ano? Masaya yan, Bailey. Curious. Hoy, huwag masirain yan. Marunong na si Paul mag-welding. Galing ah. Ngayon lang siya tinuruan. Marunong na. Yung iba nag-aaral pa sa Tesla ng welding. Ikaw, on the spot, marunong. So, lumabas kami ng 7-Eleven. Bibiling breakfast. Makikita yung hoard namin yung tortang talong. And bibili kami ng tinapay tsaka may talipapa dito malapit. Malapit sa Riles. Kaya ito yung tsura dito. So yan, ang biggest difference dito ay nakakalabas kami araw-araw kasi ang dali-dali lumabas. Tapos ito yung malaking tindahan sa amin. Labas ng village. Yan.
yung mga tolda lang ngayon kasi ano, mainit. Tapos yan, nakabili kami ng kape sa 7-Eleven. Tsaka yun yung pandesal, breakfast natin ngayong umaga. Mamaya pala darating si Mama. Sabi niya, minsan kasi biglang nagbabago yung isip eh. So susunduin natin siya sa Walter. Baka mga after lunch yun or hapon. Let's see. Gusto niya kang makita yung bahay. Tapos, ayun. So, i-haul na natin yung binili namin sa 7-Eleven. Yan, tortang talong. Sinord namin yan. Tatlo lang yung delivery. Tapos, breakfast ni Kuya Bebe tsaka ni Paul. Yan, spam silog. Pag-isa sila. Plant-based burger. Mabisimalang egg. Magsisigisig akong tokwa mamaya. At ang kalamansi, binibili na namin niya yun. 70 ang kilo. Kumuha kami ng kalahating kilo. Tapos may malaking sibuyas. Ayun yung kalamansi. Hindi makita. Ayan. 70 ang kilo ay dati libre lang. So magtatanim din kami yan. So tapos na kami mag-breakfast. Ngayon maglilinis tayo dito sa kwarto para magkaroon ng space doon. Kasi nga darating si Mama para makakapaglatag man lang ng kutsyon. Napinturahan na nga pala to. Ayan. Ito yung mga dating plywood, diba? Kung naalala nyo doon sa last vlog nung nakahiga kami sa lapag. Kulay wood pa to. Ngayon puti na siya. Pati yung kesa may puti na. Pero hindi na sobrang finish, syempre. Basta maging puti lang siya. Tapos ito, gagawin namin tong cabinet. May mga nakalagay na kasing ganito. Makeshift cabinet nung dating nakatira yung may-ari. Tapos nilagyan lang namin ng mga shelf na meron na rin kami. So maglinis na tayo. Bumili kami kahapong floor wax sa Ace Hardware. Pero lalampasuhin ko muna. Mount Banahaw yan, hindi lang kita. Ito yung view dito sa hagdan namin. Ayan. Sa hagdan pababa. Grabe yung pahis ko. Naglampaso muna ako ng floor tapos nag-floor wax ako. Kasi nga cement naman to. Tingnan nyo si Yurik, sarap ng higa dyan. So napolish ko na yung floor na floor wax ko na rin yan. Hindi nga lang kita pa yung masyadong kintab pero masarap na siya sa paa. Siguro ano pa, isang polish pa. Tapos, ito yung magiging DIY cabinet namin. Ando na yung iba kong damit. Meron pa ditong storage. Kanina lang namin nakita. So, nilagay ko muna yung maleta ko dyan. Ay, sorry. May katawan po dyan. Ang galing nga eh. May na-discover kami. Yan. Tapos, pag may guest kami, pwede maglatag dito. Kasya pa ganun. Kasi dito lang yung may aircon sa baba, wala eh. Yan ang magiging, diyan ka na ba mag-o-opisina talaga? Ayusin ko pa. Okay. Pero kailangan may makakalatag yung guest. Yung pwede na yung pinikulita ako. Okay. Tapos pag may guest, imumove mo lang. Yan. At doon si Baby Girl. Sarap din ng tulog, oh. kanina sabi ko sa inyo, pupunta si Mama, hindi na naman siya tuloy. Kasi inuubo daw siya. Eh, next week, groundbreaking na namin sa Rizal dun sa ipapatay yung bahay. Sabi ko sana makapunta siya, gumaling siya agad. May maliligo muna ako kasi bibili ako ng tubig na pang inumin. Kaya ang luluto ko for lunch ay sisig na tofu. Tapos, kangkong. Ang lagay naman ito ni Yuri. Kumasabay. Mukhain kang tofu ako, ya, bebe. Kukain ka tokwa. Ikaw may pangkong. Grabe, nakakapagod. So, pahinga muna, siesta. Kami, si Mahalaga, ayos pa. Kami ni Bebe Gay. Nakikita niyo si Bebe. Marunong tumingin sa camera tapos tumitingin sa akin. Antok yan. Ay, pakip naman dyan sa camera. Grabe, ano na, mula pa nung nag-iimpake kami, pagod na kami. Hanggang ngayon na nandito na kami, pagod pa rin kami kasi kailangan, anong tawag sa pagtanggal sa gamit mula sa pagka-impake? Ayun, nagaan pa. Tagalog, wala.
Nag-unpack eh. Nag-unpack. At wala pa kami sa 50% ng pag-unpack. As in, ang dami pang gamit dun sa aming garahe. May pasapa nga ako. Ayan, hindi ko alam kung saan ko nakuha. Ikita mo. Ayan. Kwento mo na nawalan tayo ng gamit. Ay, hindi pa. Oo nga, nawalan kami ng gamit. Hindi namin alam kung sinadya or na-misplace. At marunong, if ever, na sinadya. Kasi mamahalin, tagpa 5,000 plus yung voltage regulator ng ref namin. Akari yung brand nun, binili namin sa Ace Hardware. 5 plus yun. Kasi pwede dun, kahit yung Jetmatic namin na 100 horsepower, kayang-kaya niya. Ginagamit namin yun sa ref dun, kasi nga mahina kuryente dun, diba? E dito, stable naman. So, okay lang naman, di na kami bumili nun. Pero ang galing. Yun lang naman yung nawawala so far na ano, hindi pa kami nakakapag-totally unpack. Baka meron pa kaming maano. Nakakasama lang ng loob kasi ang tawag nito, mamahalin yun tapos matagal na sa amin. Kumbaga, maingat kasi kami sa gamit. Tapos, ayun nga, kahit malakas yung kuryente, gagamitin pa rin sana namin sa ref. Pero, nawala siya. Kaya, medyo masama yung loob namin sa part na yun. Pero, wala namang magagawa. Sabi ko nga, parang balato na lang namin pa Christmas namin kung sino man nakakuha. Ay, hindi. Hindi pa Christmas yun. Pakakarma siya. Anyway, pahinga muna ako. Pagod. Tapos mamaya, kikilos na naman. Si Kuya Bebe pala, ano naman, ang dami na niyang nagawa. Pero marami pa siyang gagawin. Pero hanggang bukas na lang siya dito. Sa paggawa, matatapos na rin naman. At si Bailey, nandun sa kanyang bagong bahay. Kulang na lang ng lock. At ang ano nga pala, kanina, yung kakakabit lang na tubo, binunggubong-gubo naman na putol. Ayan, kailangan talaga may bahay siya. Kung hindi, maraming masisira dito. Eh, wala pa naman kami ditong handyman pa. Wala pa kaming kakilala. Si Kuya Bebe, galing pa yung San Miguel, Bulacan, sinama lang namin. Ngayon yung... Kain tayong halo-halo ng mang inasal. Actually, ano pala? Crema de leche, hindi halo-halo. Mas gusto ko to minsan kasi simple lang yung ingredients niya, hindi yung andaming nangyayari. Dessert namin to. At kailangan ko to kasi milk ito. Kumain kasi ako ng tokwa ngayon eh. Para ma-offset yung oxalate ng tokwa. Kaya ako kumain ng makalsyum. So, makalsyum to. Yan. Excuse. Excuses na naman. Anyway, ang dami na naman namin nagawa ngayong araw. At si Mahal mag-work pa. Ako din, mag-check lang ako ng mga ginawa ni Iya for today. Tapos i-update ko yung boss namin. Ang hihingi na kasi ng update yun. Ilang araw na ako hindi nakakapag-update kasi naglipat nga kami. At ang dami-dami pa rin ginagawa. Diyos ko. Tapos next week, groundbreaking pa ng aming pinapagawang bahay. So, busy-busy na naman next week. And malapit na umuwi si Kuya Bebe. Susunod tatlo na lang kami dito. Malaking tulong din siya kahit na ano eh, ang talagang main purpose niya dito ay mag-renovate. Pero tumutulong-tulong din siya sa pag-unpack nung una. Lalo na yung pagpasok ng sofa. Yung, basta yung ref, pinasok, mga ganun. Yung washing machine, kinabit niya. Ha? Ayun pa, yung generator, bubuhatin nila sa final na paglalagyan. Eh, ang bigat-bigat nun. Buti na lang talaga sumama siya sa amin. Kung kami tatlo lang, nako, lalo ang hirap-hirap. Anyway, mag-work na muna ako. Pero kain muna tayong halo-halo para mainggit kayo ng slight. Kung gabi nyo to pinapanood. Gabi na nga actually, pero nag-aano pa kami halo-halo. Ayan. Deserve namin to. Naririnig nyo ba? Deserve daw namin to. Leche flan. Co-open pa yung halo-halo. Yung mga inasal. Or choking by the time mapanood nyo to.
Order na. Kami umorder lang din eh. Ang ito pa, kahit pinadeliver namin to, may yellow pa. Kasi ang lapit lang. Isa pang perks ng taga dito, malapit sa mall. Ha? Actually, ako, okay lang ako dito, Tomer, ha? Anyway, kain muna ako.